ipapakita ko nga pala sa inyo, mga mare, yung bagong tinutuluyan ko. Bagong tinutuluyan, pero lumang bahay. Ngayon lang ako napirmi sa bahay, kaya may time na akong maglinis, pati labahin ko, tambak na. O diba, hindi lahat ng house tour, mansyon. Umorder nga ako ng wallpaper at ididikit ko sa pader ko para hindi halatang taga-squatter. Proud naman akong nakatira sa squatter, pero pwede namang maglinis. Nakapagligpit na nga ako at naisalang ko na rin yung mga labahin ko. Magdidikit na nga ako ng bagong wallpaper kaya kinukutkot ko na yung lumang nakadikit. Naabutan ko na lang na ganito to, mare, dahil paupahan to. Napakahirap kutkutin, parang babaliktad yung mga kuko ko. Kailangan ko ang matanggal yung mga nakaangat na yan para hindi magbukol-bukol. Pati na rin yung mga paku na to, kailangang alisin. Sanay naman ako sa lahat ng gawain, kaya ako na rin yung nagtanggal. Kapag talaga sinumpong ako ng sipag, lahat ng sungot-sungot, nalilinis ko. At talaga namang inaabot ako ng maghapon. Ito nga yung wallpaper na napili ko at ito namang itim yung ilalagay ko sa pinto. Magsisimula na nga akong magdikit dahil alas 7 na ng gabi. Maraming ang nagtatanong kung bakit hindi pa ako nakakalipat sa maayos na bahay. Para sa akin naman, mare, maayos naman to, hindi nga lang magarbo. Mukha kasing matatagalan pa ako, mare, bago magkaroon ng magarbong bahay. Hindi ako agad yayaman, mare, dahil hindi ako naniningil. Jean lang, masaya na ako. Meron akong kita sa Facebook at endorsement pero hindi makakabili ng bahay. Sapat lang, mare, sa araw-araw at pantulong sa pamilya. Meron naman akong konting ipon pero lupa sa pasulang ang mabibili ko. Mga madalas na invite nga sa akin, mare, mga business owner na nagpapavlog. Kapag tinatanong ako kung magkano talent fee, ang sinasabi ko, Jean lang po. Basta kasi lasinggera, mababaw lang ang kaligayahan. Naman mga maring nagbibigay dahil nahihiya daw sa abala. O baka, mare, wala lang silang stock na gin. Hindi naman ako naiinip dahil alam ko lahat ng nangyayari may dahilan. Kapag naman kasi ang isang bagay, sinamahan mo ng sipag at tiyaga, may darating na biyaya. Alam kong may dahilan kung bakit natatagalan. Ang mahalaga naman kasi, mare, masaya ko at nage-enjoy ako sa ginagawa ko. Kaya mga mare at pare, kung pakiramdam nyo na napag-iiwanan kayo at ang bagal-bagal ng asenso, huwag kayong maiinip dahil may darating na para sa inyo. Pero syempre, hindi lang dapat tayo naghihintay, dapat nagsisipag tayo. Napakadami ko ang sinasabi, ililipat ko muna yung Durabox ko dahil lalagyan ko ng wallpaper yung likod. Paborito ko yan, mare, dahil kakulay ng pitchel ko. Ganito nga yung sahig ko, mare, kaya naglagay ako ng linoleum. Ito yung wallpaper na unang dinikit ko, kaso umaangat, kaya papalitan ko. At mabalik ko nga rin, mare, sa usapan natin kanina. Kung pakiramdam mo nga na napag-iiwanan ka, huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa iba. Huwag na huwag tayong maiinggit, mare, dahil may kanya-kanyang nakalaan sa atin. Matuto tayong pumalakpak sa tagumpay ng iba. Mare, hindi mo alam kung anong pinagdaanan nila bago makuha yun. Lahat ng tagumpay, maliit man o malaki, pinaghihirapan nila yan. Magdasal lang tayo, sipag at tiyaga, darating ang panahon, tayo naman ang papalakpakan. Pero syempre, mare, kapag nando na tayo sa sitwasyon, huwag na huwag niyong kalilimutang lumingon sa pinanggalingan nyo. Manatiling nakatapak ang mga paa sa lupa. Kung anong taas ng paglipad ay siyang lakas ng pagbagsak. At mare, ang lakas ko din, natutula ko yung mga Durabox. Inaalis ko na nga yung mga gamit ko para malagyan ko yung likuran ng wallpaper. Sabi ko naman sa inyo, mare, kapag sinumpong ako ng sipag, lahat ng sungot-sungot napupuntahan ko. Lalagyan ko na nga ng wallpaper kaya ibabalik ko na ulit yung Durabox. Napakabigat nga dahil punong-puno ng damit yan, kung hindi kulay brown, kulay green. Puro gano'n naman kasi, mare, yung kulay ng damit ko. Tapos na nga ako sa side ng bintana, kaya dito naman sa likod ng pinto. Nabakbak ko na din lahat, mare, ng mga sungot-sungot. Ako na lang naasungot yung natira. Napakadali lang naman idikit, mare, kaya lang ako nagtatagal dahil gusto ko pantay-pantay. Siyempre kung magpapagod ka na lang din naman, sulitin mo na. O diba, ang ganda kapag pantay-pantay. Sunod naman na didikitan ko, yung pinto na. Para magpantay-pantay din, aalisin ko yung mga nakapakat. Napakadaming hawakan, hindi naman ako octopus. Alas dos na nga ng madaling araw, kaya pagod na ako, uminom muna ako ng tubig. Kinuha ko na rin to para matanggal ko yung mga tornilyo. Pagka
Iniinom ko nga ng tubig, laban na agad. Mali pala, Mare, kung gin pala yung ininom ko, baka tapos na ako agad. Hindi ko na nga matanggal yung tornilyo dahil nangangalawang na. Gagamitan ko na ng martilyo, popuwersahin ko na. Gusto mo yon? Ayan, dyan ka magaling, Mare, sa mga pinupuwersa. Dinikit ko na nga yung wallpaper na itim sa pinto para gumanda-ganda. Mamaya nga, madikit din sa akin para gumanda-ganda din. Tapos na nga yung sa labas, kaya yung dito naman sa loob. O diba, mukha na nga yung pinto ng tao. Kanina kasi, Mare, mukhang taguan ng natokhang. Tapos ko na nga dikitan yung pinto, kaya naglilinis na ako. Dinadakot ko na yung basura para maitapon ko. Babay na, Mare, papasok na rin ako sa garbage bag, basura din ako. At eto na nga ang pinakahihintay, ipapakita ko na sa inyo yung kinalabasan. O diba, Mare, mukha ng kwarto. Inabot nga ako ng alas 3 ng madaling araw, sulit naman. O diba, kanina mukhang crime scene to ng Soko. Alam ko na yung iba, tataas yung kilay dahil magaganda bahay nila. Para sa akin, bahay to, hindi naman mahalaga kung anong itsura, ang importante yung nakatira.